Kamusta mga katropa at welcome sa Pinoy Sports Hype. Nakakuha nga ng upset win ang Letran Knights sa Game 1 ng NCAA Senior Men's Basketball laban sa kanilang old rival na San Beda Red Lions. Ngunit bago natin pag-usapan yan ay pakiclick na din muna ang subscribe button at yung bell sa ibaba para lagi kayong updated at madami pa tayong mapag-usapan sa channel natin ito. So going back, nakakuha nga ang Letran Knights ng kanilang unang panalo sa Best of 3 Finals match laban sa San Beda Red Lions. At nagtapos ang score na 65-64 in favor of the Knights. The Knights were able to secure an upset win against the Red Lions, nakakagaling lamang sa kanilang mahabang pahinga matapos nga nilang masweep ang elimination round. May rule kasi ang NCAA na kapag nasweep mo ang first and second round of elimination, you have a guaranteed spot sa finals. At yan nga ang naghatid sa San Beda upang makakuha ng automatic spot sa finals. At dito nga sila nakapagpahinga ng matagal upang mag-intay kung sino ang haharapin sa finals. Ang Letran Knights naman ay hindi naging madali ang kanilang pinagdaanan. Dahil kinailangan nilang talunin ang San Sebastian Stags na number 4 sa standings at ang LPU Pirates na second place naman sa standing ng kanilang stepladder semifinal series. Kumbaga sa boxing, medyo galing sa umaatik kabong bugbuga ng Knights kumpara sa Red Lions na nakapagpahinga. On the other hand, ay naging advantage din ito para sa Knights dahil they were able to get their winning form, which is really important in entering a finals match. On the other hand, yung sa San Beda parang medyo kinalawang naman sila, kumbaga sa salitang kalye, dahil matagal silang napahinga. Pinangunahan ang Knights ni Bonbon Batiller na nagtala ng 12 puntos, Jeric Balanza at Fran Yu na parehas na may ambag na 10 puntos at tinanghal nga ang huli na best player of the game. Larry Muyang connected an alley-oop pass from Fran Yu to push the Knights to a 65-62 advantage with 1 minute and 28 seconds remaining. Makaraan nga nito ay di na pinaporma ng Knights ang Red Lions hanggang sa huli na nakagawa nga lamang ng 2 puntos sa mga sumunod na pangyayari hanggang matapos ang laro. Sa huling segundo ng laro ay nakakuha pa ng rebound si Fran Yu at nabigyan ng 2 free throws for being fouled right away. Sa unang free throw niya, siya ay nagmintis. At ang pangalawang free throw naman niya ay sinadyan na din niyang isablay upang maubos na ang nalalabing segundo ng laro. This coming Friday would be the Game 2 of the NCAA Finals at the MOA Arena. Kung kayo ba ang tatanungin, makukuha na ba ng Knights ang kampiyonato at magiging bagong champion ng NCAA? Or makakahirit pa ang Red Lions ng isa pang panalo upang magkaroon ng Game 3? Comment lang mga kaibigan at mga katropa sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para madami pa tayong mapag-usapan. Again, thanks for watching at maraming salamat kaibigan.